Hi everyone, welcome back to my channel. So today papunta kami sa Manila and galing sa bahay dadaan kami sa Cavitex. So mag-e-entry tayo sa entry ng Cavitex and bibigyan ko kayo ng update tungkol dun sa RFID installation. So meron na nga bang mga RFID installations na mga booths sa mga toll gates at tinanggal na ba lahat ng mga cash lanes and ano yung mga bagong RFID lanes na meron at kung sakaling wala ka pang RFID, saan ka ba dapat kumila? So watch till the end of this video para ma-update din kayo sa mga toll gates. So ayan, pagdating namin sa toll gate, sobrang traffic and napansin ko na andun pa rin yung sign na cash lanes, yung dalawang cash lanes, pero wala siyang ilaw sa itaas. So ibig sabihin hindi na siya ginagamit siguro. And then nagkaroon na ng mas maraming RFID na lanes na exclusive lang for RFID. And nagdagdag rin sila ng mga lanes or mga toll booths kung saan merong RFID installations. And nakita ko rin na merong isang booth na nakalagay soon to open. Siguro eventually gagawin din nila yung installation lane. Dadalang namin sa Cavit na Cavitex. So nag-enter kami doon. So meron pang mga cash lanes na nakalagay doon sa taas pero wala siyang ilaw. So feeling ko hindi na rin siya upaandar. So hindi na rin pwedeng pumasok sa cash lanes. Then merong mga installation lanes or booth kung saan pwede kayo magpa-install ng RFID. And then majority ng mga booth ay para sa mga may RFID na. Basahin. Sobrang traffic ngayon dito sa Coastal Road or Cavitex. Hindi namin alam kung bakit. Pero tingin ko dahil sa RFID. So ngayon kasi December 2, second day na nung nagdagdag na sila ng mga installation booth. So kinonvert nila yung ibang toll booth para maging installation sites ng mga sasakyan na wala pang RFID. So usually pag gantong oras, mga 11 AM, hindi naman gantong katindi yung traffic dito. Pero ngayon, grabe, sobrang traffic. So ayan, malayo pa yung toll gate, pero meron na silang mga signs kung saan dapat pumila yung mga sasakyan, mga malalaking bus and trucks kung may RFID ka na.
merong nakapila dyan papunta dun sa customer service ng Cavitex. So, yan yung reloading. Yan, para sa reloading ng card. Yan. Dyan kami nagpa-link ng AutoSweep and EasyTrip. So, yan yung customer service center ng Cavitex. Open yan 24/7. Paano mo yun? Kaya malapit na kami sa toll gate. So, titingnan natin kung naglagay ba sila ng mga bagong installation lanes para sa mga wala pang RFID. Yan, from here, wala akong makita na lanes para sa installation ng RFID. Unlike dun sa Kawit entry ng Cavitex, meron talagang lanes. Wala eh, oh. So yon, hindi ko alam kung saan yung installation site dito sa Cavitex sa Parañaque or Coastal Road. Ayan o, tingnan nyo, wala nakalagay, puro RFID lang yung nakalagay na mga lanes. So baka dun sa sa customer service center pwede magpa-install. So yun, kung dadaan kayo dito sa Coastal Road or Cavitex dito sa Parañaque, wala nang cash lane dito. So be sure na meron kayong RFID pag dadaan kayo dito. So I guess dun sa sa customer service center nila, yung kanina na merong reloading, baka doon nagkakabit din sila. So bago kayo dumaan dito sa mga toll gates, baka pwede kayong magpalagay doon. So yun, ang tagal ng traffic dun sa area na yun. So yun, ang tagal ng traffic sa area na yun. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa... ewan. Considering na lahat naman ng lanes, kinonvert na nila into RFID. Sobrang dami lang ba ng tao? Or may problema yung mga scanners nila ng RFID kaya mabagal yung takbo ng mga sasakyan? So yun. So papunta kami ngayon ng Manila and nakalampas na kami sa Cavitex and yung Cavitex Coastal Road na mga toll gates. So kung pabalik naman kayo ng Cavite, ganun din sa Coastal Road or Cavitex sa Parañaque, lahat ng toll booths kinonvert na nila into RFID only. Pero wala ring installation lane para sa mga gustong magpakabit ng RFID. So I assume dun din sa customer service center na southbound papuntang Cavite, pwede kang magpakabit ng RFID. Sa Kawit exit naman, merong mga RFID installation lanes kung saan pwede kayong magpakabit. And then dinagdagan na rin nila yung mga RFID only na mga lanes. So I hope na nakatulong sa inyo tong video na to para alam nyo kung ano yung sitwasyon ngayon sa mga toll gates na sinabi na ng government na maglalagay ng mga installation sites sa mga toll booths. So para prepared din kayo kung ano yung i-expect nyo pag dumaan kayo dito, like sa dinanan namin na Cavitex or Cavite Expressway. So if you enjoyed this video, please give it a thumbs up at i-share nyo na rin sa mga friends nyo. And please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos.